Magandang umaga po sa ating lahat. Ang maligayang pagdating dito sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Our Lady of the Pillar Church, Santa Cruz Parish, Manila, na nakakiisa sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, kasama ang mga kapatid nating sumusubaybay via FB live streaming at YouTube channel. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Ang paring namumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating rektor at Cora Paroco, Reverendo Padre Rodsen P. Paragas, isang sakramentino. Magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain rin. Mga kapatid, sa ating pakikitipan sa ating Diyos na dakila at wagas ang pag-ibig, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taong-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabo, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o umipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, "Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa, kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Buong iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Buong iyong kaawaan, kami sa iyo'y pagsalansan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Buong iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin.
ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala'y di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Malati sa iyo, Panginoong Hesukristo, hari ka ng kalati. Sumainyo ang Panginoon at sumairin.
ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabi, nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lunsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi niya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, 'Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos.'" Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ay ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas." At naiwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang panahon ng Kuwaresma o ang Lenten season ay panawagan para sa ating lahat para maging banal at maging mabuti. 40 days po ang Kuwaresma. Ito ay 40 araw na tayo ay magsisikap na mapalapit sa Diyos at mapalayo sa kasalanan. 40 araw na bubuksan natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating kalooban sa Diyos at isasara naman natin sa kasamaan. Tinatawag tayong magbago, baguhin ang ating buhay. Paano nga ba natin gagawin ito? Na magbago ng buhay at maging banal kung napapalibutan tayo ng tukso. Paano ba tayo makakalayo sa tukso at magiging banal? Tignan natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo sa ating Ebanghelyo. Siya din po ay tinukso ng 3 beses. Ang unang tukso sa kanya, sabi ng Diablo, "Kung ikaw ay anak ng Diyos, itong mga batong ito," sabi niya, "gawin mong tinapay." Ang sagot sa kanya ni Kristo, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkus sa bawat salita ng ating Panginoong Diyos." Reality. Masaya po kapag merong pagkain. Masaya kapag sapat at masarap ang pagkain.
Masaya kapag meron tayong pera, lalo kapag marami tayong pera. Masaya kapag malaki ang ating tahanan dahil merong lugar. Masaya kapag madali nating nakukuha ang lahat. Pero iba po ang saya kapag malapit tayo sa Diyos. Iba po ang saya kapag nasasabuhay natin ang bawat salita at utos ng ating Panginoon. Sinasabi nila na kapag napapalapit daw ang ating mundo sa mga material na bagay, ang consequence nito, napapalayo tayo sa Diyos. Sabi ko naman, pero kapag tayo ay napapalapit sa Diyos, araw-araw, siksikliglig, nag-uumapaw ang bihaya ng Diyos. Maging banal ang panawagan sa atin, ilapit natin sa ating Diyos ang ating buhay. Ito yung the best thing that we can do. Dahil kapag binigay natin yung best, alam natin God will do the rest. Ang ikalawang tukso sa ating ebanghelyo, sabi ng demonyo kay Kristo, magpatihulog ka at sigurado sasaluhin ka ng mga anghel ng Diyos. Ang Ama ni Kristo gagawin ang lahat para sa kanyang anak na si Jesus. Dahil si Jesus ang nag-iisang anak ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak. Pero ano ang sagot ni Kristo doon sa demonyo? Huwag na huwag mong susubukin ang ating Panginoon. Mga kapatid, oo, mahal tayo ng ating Diyos. Walang duda ang kanyang pagmamahal sa atin. Sobra-sobra kung minamahal tayo ng ating Panginoon. At alam natin yan, that in this season of Lent, hanggang pagdating ng Holy Week, yung pagmamahal na yon gagawin ang lahat para sa atin. Sabi nga ni Bryan Adams doon sa kanyang awitin, I will do everything for you because I love you. Pero minsan, ang katotohanan, ang tukso sa ating buhay, patuloy tayong nagkakasala at nagkakamali dahil sinasabi natin, well, anyway, mahal naman tayo ng Diyos. Anyway, magkakasala ako, sigurado maiintindihan niya ako. Sigurado patatawarin niya ako. Gagawa pa rin tayo ng mali, ng hindi maganda. Magkakasala pa rin tayo dahil ano ang dahilan natin? Anyway, God is love. Pero what Jesus is trying to tell us today is that God is not only love, God is also justice. Kapag hindi nakikita ng Diyos yung pagsisisi sa ating puso, kapag hindi namumunga ng kabutihan ang ating buhay, meron din tayong kalalagyan. Tinatawag tayo para maging banal. At ang tunay na pagpapakabanal ay tatandaan natin kapag naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ingatan natin ito sa ating buhay. Kapag naramdaman natin kung gaano niya tayo iniibig at pinagtatanggol, huwag nating sasayangin ang pagkakataon. Kung naramdaman natin na sa lahat ng pagkakamali natin ay pinatawad niya tayo, huwag nating sasayangin at babaliwalain. Sabi nga sa isang salmo, if today you hear the voice of God, harden not your hearts.
Ang ikatlong tukso sa Ebanghelyo, sabi ng demonyo kay Kristo, nakikita mo ang lahat ng ito? I will give it to you. Pero, sabi niya, kinakailangan mong lumuhod sa akin. Sabi ni Kristo, lumayas ka, demonyo. It is only God, alone God, that I will glorify and I will give my praise. Mga kapatid, kapag sinasamba natin ang pera, ang kayamanan, abot-tenga ang tuwa ng demonyo. Kapag sinasamba natin ang kapangyarihan, pumapalakpak sa saya ang demonyo. Kapag sinasamba natin yung kasamaan, kinikilig ang demonyo. There is nothing wrong with money, with authority, and with power. Pero kapag nasobrahan, kapag ito na ang nagpapaikot ng ating buhay, kapag ito na ang kumokontrol sa ating buhay, unti-unti na itong inilalayo tayo sa ating Panginoon. Ang kabanalan is to serve God, to give time to God, to adore God. That is why in this season of Lent, ang isa sa mga pillar ng pagdiriwang na ito is to pray so that we would be able to glorify and praise the Lord. Mga kapatid, kapag sobra ang pera, ang kapangyarihan, sisirain ang direksyon ng ating buhay dahil matututo tayong hindi makontento. Tignan ninyo, meron ka na, naghahanap ka pa. Pero kapag ang buhay mo ay nasa Diyos, pag nasumpungan mo siya, everything will be fine. Magiging masaya ka at satisfied ka sa buhay. Finally, paulit-ulit na sinasabi ng demonyo kay Kristo, if, kung ikaw ay anak ng Diyos. Tukso din yon. Pero tatandaan natin, ang ating relasyon sa Diyos ay hindi kung at hindi rin if. Hindi tayo if you are the son or if you are the daughter. Nang dumating dito si Kristo sa lupa, sabi niya, kung kayo ay mananalangin, sabihin ninyo, Ama namin. Tinuring tayo ng Diyos kahit makasalanan tayo ng kanyang tunay na anak. Kaya sana wag tayong matukso na maisip natin na lumalayo ang Diyos sa atin sa mga pagkakataong nahihirapan tayo. Bagkus, inako niya tayo at ninanais niya na darating ang isang araw makakapiling niya tayong lahat ng dahil sa ating kabanalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaw sa kinaroroona ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na magbuli. Umakyat sa langit. Nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at ang mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, ngayon, pinapaalaala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, hilingin natin sa Diyos ang biyaya makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. At sa bawat panalangin ng ating tugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga social worker at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa buhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Sa katahimigan ng ating mga puso, ating itaas at ipagkatiwala sa ating Panginoon ang mga personal nating panalangin at mga kahilingan. Ama naming matapat, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya kami maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo ang anak mo at ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay aming maging malaya kami sa pagdulog sa hapagmong muling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng del Pilar, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. At magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalana ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinatawag na makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ang iyong awa
sa mababang loob. Panginoon, aking gabay, ituro sa akin ang iyong daan. Akayis yung katotohanan, ikaw ang aking kaligtasan. Butihin at matwid ang Panginoon, pumapatnubay sa mababang loob. Ang iyong awa at kabutihan, alalahanin, Panginoon. Huwag ang sana at pagkukulang dahil sa aking kabataan. Ang iyong ang may takot sa iyo, O Diyos, mananahang masagana. Ang iyong tipan ituturo mo sa akin, ikaw ang pag-asa. Ako ay laging babalik sa kanya, ang kaligtasan niya'y pag-asa at tanging manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pangpapalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Sabay-sabay po tayo para sa panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Nakipamayanan siya sa amin at inakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Iginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa. Pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo nang kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloobong Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan. At para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa synodality na nagbukas sa amin ng tunay na pagbubuklod, aktibong pakikisangkot
at pinasiglang pagmimisyon, maraming salamat. Idinadalangin naming gawin mong magtagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy na bang magpaalab sa amin ng iyong Espiritu ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili na bang bukas ang aming mga puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus na nagturo sa aming maglakbay na magkakaakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan, sa pamamagitan din niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat para sa mga announcement at iba pa. Ngayong araw po ito, ang last day ng pagpapatala para sa mga hindi pa nabinyagan na 7 years old pataas. Makipag-ugnayan lamang po sa office o hanapin po si Mirna sa catechetical office. Sa darating pong March 4 to 5, nag-i-invite po ang ating vocation director na si Father Israel Cruz, SSS, sa mga kalalakihang single, college graduate, at young professionals para po sa isang vocation search-in program. Ito po ay sa March 4 to 5. Kung kayo po ay interesado o may kakilala po kayo na gustong magpare o malaman kung anong klaseng bukasyon ang meron siya, pwede po pumunta sa office o i-check po yung page, ang page po ng vocation dito sa kongregasyon ay Sacramentino Vocations, o mag-inquire po sa office sa mga interesado. Sa darating pong Sabado, March 4, ay ang ating pong Parish Lenten Recollection. At ang inyong abanglingkod po ang magbibigay nitong recollection na ito sa 2 p.m. po ng hapon. Pagkatapos po ng benediction, like around 3:30 or 4, ay gagawin po natin yung veneration of the true cross of Jesus. Ang ating pong simbahan dahil Santa Cruz ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng sarili nating relic kung saan ipinako ang ating Panginoong Hesukristo. At yung veneration po na yon ay gagawin this coming Saturday at 2 o'clock in the afternoon, March 4. Finally po, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa mga nagdaang taon simula po noong 2015 hanggang 2021. Yan po yung aking full term bilang parish priest at rektor dito po sa ating parokya. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pangunawa, suporta at pakikiisa. Napakarami po nating nagawa at na-accomplish dahil sama-sama po tayo, lalo tigit po nung panahon ng pandemya. Hindi po ako nagpapaalam. Actually po, na-extend po ako simula last year at hindi ko po alam kung ilang taon pa. Pero yung extension na po yan ay may kasamang responsibility. Ang ating pong simbahan ay 75 years old na po. Simula nung ito ay nasira nung 1940s at naitayong muli nung 1950s. Dahil dito, marami po tayong mga kinahaharap na mga suliranin dito sa ating simbahan. Let me give you some example po. Yung una, yung ating electrical system, dahil it is a 75 years old church, yung need natin in terms of electrical ay hindi na po fit doon sa ating electrical system. Nasunog po yung ating Chapel of the Saints noong 2015 at hanggang ngayon po ay hindi pa rin natin ito nabubuksan. Malaking issue rin po ng ating simbahan at concern natin ay yung ating ventilation. Alam niyo po, ako ay nagpapasalamat sa inyo ng lubos dahil mainit ang ating simbahan compared doon sa ibang mga simbahan. Bumabalik lang sila dahil sabi nila, ang ganda ng sound system ng Santa Cruz. Pero ang totoo, pagdating ng summer, pagpag tayo ng pagpag dahil sa init. Yung mga electric fan natin sa gilid are not even enough. Dahil may problema tayo sa ventilation, balak din po natin maglagay ng malaking electric fan. Marami na pong kumausap sa akin, Father, bakit hindi ka po maglalagay?
Dahil kung lalagyan natin yan, that will not surely solve the complete issue and problem of this church. Yung stained glasses po natin dito sa side ng eskolta at ilan po dito sa side natin dito ay talagang sira na po kung titignan ninyong mabuti. Yung drainage system natin ay embedded po sa wall ng ating simbahan. Kaya po, that becomes an issue. Sabi ng mga engineer, darating yung time, Father, na ang tubig lalabas na dito sa bubong dahil hindi nababagsak ng tama. Kaya kinakailangan i-relocate at ilabas. Yung bubong po natin, that is already 8 years. Yan po yung unang project na ginawa ko nang ako ay maging parish priest dito noong 2015. Pero ang pinakamalaking issue natin is yung waterproofing ng ating simbahan. At marami pa pong iba. Maniwala po kayo, mahaba pong proseso ang aking ginawa. Nakipag-usap, pinag-aralan mabuti, matagal na pagdarasal since 2019 pa po. Pero hindi na po pwedeng ipagpaliban at hindi na rin po pwedeng patsi-patsi lamang ang ating gagawin dahil baka darating yung oras, mas malaki yung ating magiging problema. Kaya po, sa pagkakataong ito, ako po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng tulong, nakikiusap at kumakatok sa inyong mga puso na sana sama-sama tayo para maisaayos ang ating simbahan. Para sa iba, ito ang inyong tahanan, lugar na kung saan tayo ay nakikita at nagdarasal. Paano po tayo makakatulong? Ngayong araw po ay nilaunch namin yung pledge system. Meron po tayong 3 table sa ating simbahan. Please stop by pagkatapos. Ito po yung pledge na kung saan tutulong tayo sa ating parokya for 12 months. Dahil the project of the major repair will run from 8 months to 12 months. Pwede pong individual yung pledge, pwede pong pamilya. Father, hindi po namin kaya. Sabi nga nila, kapag sama-sama, kahit maliit, papunta at pamasahing langit. Sa mga hindi pa po handa at nag-iisip pa, grab the form at pagdasalan po natin kung paano tayo makakatulong magkakaisa bilang isang pamilya at nananampalataya dito sa ating parokya. Nagpapasalamat po ako dahil yung stained glasses po natin, may mga nilapitan na po ako na ibang mga parishioner natin in advance at hindi naman po talaga sila humindi. At kapag meron pa po kayong kakilala o kayo na nakaupo dito na pwedeng tumulong, lapitan nyo lang po yung mga ushers natin at usherettes sa labas para magpakilala po kayo na interesado po kayo na tumulong para sa ating mga stained glasses. At kapag meron po kayong kakilala na pwede nating lapitan, lapitan niyo po ako o yung mga finance officer natin sa labas para po makatulong. Ako po ay actually nahihiya. I rehearse itong aking sasabihin sa araw na ito dahil when it comes to money, alam ko, ito yung panahon na gipit tayong lahat. Pero hindi lang po ako sa pera lumalapit sa inyo. Sana sama-sama rin tayong magdasal dahil kapag nagdadasal tayo, alam natin Diyos yung kumikilos at gumagalaw. In advance po, humihingi po ako ng paumanhin dahil sigurado kapag nagtuloy-tuloy na po yung major repairs, maalikabok, disorganized yung simbahan, makakarinig po kayo ng mga pukpukan at maingay, at discomfort po. Humihingi po ako ng pangunawa at pasensya. Itatawid lang po natin ng isang taon. At pagkatapos po nun, sigurado, maginhawa na tayo at may ayos na ang tahanan ng ating Panginoon at ng ating patron, Nuestra Señora del Pilar. Maraming salamat po at sana po makakaasa ako sa inyong tulong at sama-sama tayong harapin itong suliranin na ito. Magsitayo po tayong lahat. At huwag niyo pong kakalimutan, March 4, yung ating Lenten Recollection para matunghayan niyo din yung first veneration ng Relic of the True Cross. 2 o'clock in the afternoon.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at lumayo sa tukso. Salamat sa Diyos. Walang sinasabi.